So hi guys, my name is Kobe, this is The Middle Child, at ngayon kasama natin ang rookie ng University of the East Open Spiker, Kenneth Kulabat. Everybody welcome Kenneth. Hi po. At ngayon ay mellow down muna tayo, settle down ng konti, food trip lang muna tayo habang nagkukwento ang volleyball, pakape-kape. Ayan, may pagkain, so magkukwentuhan muna tayo. So, panoorin natin yan. Okay, so kakamustahin ko muna ang ating guest. So, Kenneth, as a UAAP player, how do you, paano ka nagpo-cope sa quarantine? How do you keep your body in a competitive state? Para English. Yung una-una sa lahat, nung hindi kami nag-stop ng training namin, although na may mga pandemic, so tuloy-tuloy yung training namin, barely strengthening, and although wala kaming bola, pero gumagawa kami ng paraan para pagbalik namin sa ensayo, medyo gaway-gaway pa din namin yung bola. And MWF is via Zoom Live, and PTH is, pwede ka mag-set ng video na lang yun. Nagkakaroon kami ng team talk sa Google Meet, and yun, baka by January mag-face-to-face na uli kami. I hope na maging okay na yung lahat next year. Hindi ka naman kinakabahan na Kasi wag na natin itago. Nung nagsimula yung quarantine hanggang ngayon is tumaba ka, girl. Yes. So, ina-admit ko siya. Actually, yung pag-cope up ko dito sa sarili ko, tumaba ako. So, parang for now, nililimit ako na yung self ko kung ano yung dapat kainin at saka bawal kainin. And nag-workout din naman kami. So, hindi ako kinakabahan dahil mabago yung laro ko. Hindi. Kasi merong guidelines na binigay sa amin or program yung coaches namin para ma-cook up kahit mataba na kami and yun lang. Sando ka naman formal? Ganun talaga. May interview ba sa inyo? Bago mag-start ng UAAP, pinapatawag ng ABS-CBN Sports and Action yung bawat team. Captain Ball and co-captain, kung ano yung gustong makita sa team na yun. And ano yung na-improve ng team para sa darating na UAAP. Ano yung aabangan at sino ang aabangan nila sa season na yun? So, parang media day? Yes. Isang araw yung lahat ng team na yun? No. It's by schedule. Ah, by schedule per team. Yung Kobe, masyado na ako yung pinapakabasa mga questions mo. Nun! Kasama ka? Kasama ka. Transition naman tayo, medyo formal yung ano yun nauna eh. Hindi kasi matagal ko nang kilala si Kenneth, medyo naging kuya na ako para sa kanya. And nakalaro ko na siya, nakilala ko yung mga kaibigan niya. Humingi ako kay Kian ng mga friends, players, mostly players na papipiliin natin si Kenneth. Ang tanong is, sino ang jojowain mo? Sino ang totropahin mo? So ang guest natin is kailangan mamili ng isa. Magbibigay ako ng dalawang pangalan. Sino dong sa dalawang yon ang totropahin lang ni Kenneth? Sino sa dalawang yon ang jojowain ni Kenneth? Given the chance na ligawan siya or mangligo si Kenneth. So ang first pair is Alvin Di Mayuga and Carlo Manito. Siguro yung sa dalawang yon. Sa Alvin naman kasi, meron kaming good memories between us and super bait naman ni Alvin. So, parang walang pinagbago kami. Tropa-tropa pa din kami. The Alvin ay tatropahin ko. Si Carlo naman is super bait din sa akin ni Carlo. Hindi niya ako dinedetma or what. So, for me, jojowain is super Carlo. Pero sige, sino ang spogi sa atin ng dalawa? Para kay Kenneth ko lang ba? Pantay lang. Kasi iba-iba naman kasi. Gusto ko to. Next pair is Jethro Felizardo. And George Pastrana. Solid dalawa. Siguro, dumating sa point na si Jethro, naging crush ko. Na-amins ako sa kanya, bonus na yung pagiging pogi points niya. Damn! Sabi ko,
Ay, parang gwapo nito ni Jethro Felizardo. Mabait naman yung family ni Jethro, tsaka si Jethro mabait din, lalo yung huli niya sa akin, mabait. So, for me, jojowa ko si Jethro. Si George ay totropahin ko kasi hindi na siya iba para sa akin. Si George ay totropahin ko. Si mas pogi sa akin ng dalawa? Si George ay moreno. Si Jethro naman is mestizo. Para kay Kenneth ko dapat. Sino mas pogi? Para sa akin, si ano, Jethro Felizardo. Jethro, pag-enemen. And the last pair is Jethro of Nazca and my favorite, my brother, Kevin Chavez. Utangin ako. Meron naman kami good memories. For me, si Jethro kasi, parang si Jethro is naging friend ko din and naging special friends ko din si Jethro. So, si Maki naman, mabait din si Maki. Magkaiba yata ang kilala natin. Mabait sa akin si Maki. So, for me, si Maki naman is... For me, si Maki ay tutropahin ko. And si Jethro is tutropahin ko din. Kasi meron na kami sariling buhay. So, meron na kami sariling desisyon. Wala din namin para din tayo yung sarili namin. And then, masaya na kami kung anong meron kami. Yun lang. So, base sa sagot, guys, alam niyo na. Tutropahin niyo yung one, pipili yun, pares mo tutropahin. Wala akong tutropahin sa kanila. Kasi tapos na ako. Okay na. Ayaw, blabber niya. Bloopers, blabbers to it. Huli sa bibig. Request ang ating cameraman. Ay, buja naman. Isa pang pares. Na galing naman sa akin. Totropahin or jojowahin? Kian Andres versus hola. Prince Del Rosario. Si Kian mabait sa akin, si Kian nung una. Teka. Mabait sa'yo nung una. Oo, mabait sa akin. Anyari? Hindi ko alam. Si Kian yung mabait, sweet sa akin. Caring si Kian. And si Prince naman, hindi kami close ni Prince Del Rosario. Naging ka-teammate ko lang siya sa UPLB nung last one day league namin. Last year yun, no? Ay, last year niya. Nga, habit tayo. Pero feel ko naman si Prince. Pogi si Prince. Ang jojowaan ko ay si Prince, kahit hindi kami close. Si Kia, tropa kami, kahit may pass kami. Sino mas pogi sa kanilang dalawa? Para sa akin, pare silang pogi. Ayan, sige. Okay na. Gusto ko sa kanila. Ang next na segment is magpapakita ako ng pictures and kwento mo sa akin the story behind that picture. Ayoko! What is up with this picture? First and last, Asian School Games ko since 2017. Nag-bronze medalist kami dyan. Ang preparation namin dito is 4 days only lang. And then, fly na kami papuntang Singapore. Malaysia ang nauna namin nakalaban, which is natalo namin sila ng straight set. And set, the other day, ang suit namin kalaban is Singapore, which is the host country. So, for me, super challenging yung Singapore kasi crowd nila and host country sila. And yung crowd talaga is super ano sa Singapore. The third day, mga kalaban namin is Thailand. Thailand is the most competitive team that I ever met in Asian School Games. Walang tapon or what, super... Kahit sa iba to ng setter, nagko-contribute sila. And last namin na kalaban sa Asia namin is Indonesia. Indonesia is also a competitive team in Asian School Games. Na straight set kami nun. Yun yung last day namin. Ang nag-champion sa amin nun is Thailand. Silver medalist is Indonesia. Bronze medalist is Philippines. And fourth is Malaysia. Singapore and five is Malaysia. Okay, so next photo. Itong photo na to, napili ko to kasi dito ako pinaka nakitang seryoso si Ki. Yan tuloy! Pangit! Duper! Pinaka seryoso nakita ko si Kenneth. So, what is up with this picture? And season 82 yan. First game namin against FEU. Number 1 sa blocking, sa ibang skills. FEU talaga ang nag-standout. And yung first set, 25-11 kami. Although na natambakan kami ng first set, pero bumawi kami ng second and third set, which is, napa-timeout namin yung si coach. Nabihira lang,
nakadikit ang UE against FEU pag lumampas ng 20. So, yung nakalampas kami ng 20 and nakalamang kami ng 23-20, doon na time out, doon na sigurado yung coach ng FEU, hirap talaga talunin ng FEU talaga malalaman. Sino tinitingnan mo dun sa picture na yun? At parang galit na galit ka. Gusto mo siya suntukin. Wala ko. Siguro nag-focus lang talaga ako. Tinitingnan ko yung spikers tsaka yung setters kung sino yung babatuhan. Para mas madali mo lang sundan yung spiker. Para hindi na mahirapan yung clicker na habulin yung spiker. At least established na yun kung saan pupunta. Wala ka namang kaaway dito. Wala naman ako. Friendship naman kami. Alam mo kung sa crush ko yung Suarez. Hi sa'yo, Owen, Suarez. Okay, so next picture tayo. Kilala ko kasi itong mga to, kaya natatawa ko. Ano to? Sila, yun yung mga teammates ko sa Milagrosa. Yung katabi ko ay si Ivan. Katabi ni Ivan is si Echo. And Christian Bueno. Ito yung FB ni Ivy de Chavez. Ni Echo, Javier, and Christian Bueno. Ayan yung FB nila. Championship game namin against Uwisan. Ayan yung time na super saya namin. Although na hindi kami nag-champion, at least na-prove namin sa iba and sa sarili namin na we learn our mistakes. Napaka-supportive ng Milagrosa community sa amin. Lalo na sa boys and girls na volleyball no inter-barangay. Super proud pa din sila sa amin kahit hindi kami ng champion. At least alam nila na binigay namin yung best namin. Super ano na kami dito, first pa namin dito, di ba? Wala pa ako tigyawa dyan. Hindi pa ako kalbo dyan. Eh, sino sa Kalamba ang sa tingin mo kayang mag-UAP given the chance? Ako unang-una is, syempre yung teammate ko din, si Owa Ramilo, Joshua Ramilo. Nasa AYAC siya ngayon, yung Minaginado College sa Manila. Alam ko si Bueno. Wala, sayang si Christian Bueno eh. Kasi dumating sa point na pag-graduate na siya eh. One time, sinama ko siya sa tryout namin sa UE. Kuha naman siya, kaso pag-graduate na nga siya eh. So parang ilang taon yung lalaroin niya, parang wala din yung playing year niya. So pangatlo eh si PB. Yung teammate ko siya, si PB. Shoutout sa inyo, Star Magic. Star Magic, hello! Yun yung ko. Ayun yung isa ko pong option na pwede siya makapasok sa UAP kasi strong din yan si PB and napakataas ng tumalon. Ito yung Facebook account ni PB, Paul Brian Malaiba. Ayan. Yun yung walang profile picture. Yun daw yung walang profile picture kung hanapin niyo. Yun. And lastly, dalawa yun, isang libero, isang quick attacker. Yung libero ay sa akin ay si Tweety, si John Lester Javier. Libero siya. Ito yung pang-FB niya. John Jester Javier. Lastly, si Tian. Yes! Si Tian Andres. Oh, carry niya mag-UAAP. Height. Pasok ko lang sa height. Si skills. Pero tamad pumasok si Tian. So yun, si Tian. Kaya na mag-UAAP. Okay, last picture. In-stalk ko kasi si Kenneth sa FB. Wala yun siya pahala na nag-stalk niya po ako. So yeah, naka-flashback niya po yung mga siya. Nagulat lang ako kasi hindi ko pa nakikita tong picture na to. Hindi to, tsaka girl, wag ka mag-alala. Anong meron dito sa picture na to? Ito yung laban namin ng FEU. So parang ididig ko yung palo ni Kiel na hindi umangat. Hindi ko na-expect yun na may kuha pala ko ng ganyan. Yan yung time na pumalo si Kiel sa akin, na naputo ko siya isang beses. And nung pangalawa na, pumalo siya ulit, hindi ko na siya nayangan. Peter Kiel, hello sa'yo, Desh. Para sa'yo, sino ang best dunker sa UAAP? Meron ako 3 options dyan eh. For me, unang-una si Kuya Jude Garcia. Kuya Jude talaga malalayo mag-block. Second, here si Miliete ng UP kasi napaka-establish talaga ng block kasi hindi ako pinapasok nun eh. Bantay-napantay ako ni... Napanood ko yun! Ni Miliete ng UP namin. And lastly, kasi siguro yung tatlong option ko, hindi ko pa nakakalaban ng ibang team eh. So for me, si isa pang establish ang blocker dyan is si Retamar, si Owa. Joshua Retamar. Napaka-establish ang blocking yun. Just na-proven yun kasi nakatim ko na siya.
super malalamang black yan dahil malalang malalamang black yan. Nagtatabi pa sila ni Almendra at Inay. Ano kasi na pa nakakalaban yung PA? Oo nga pa, natigil ka pala season na. Natigil yung season na. Ipa-challenge, pag to walang ano ha, mag-subscribe kayo dito. Bahala kayo. So, JC, ang last is, syempre, hindi mawawala ang ating paboritong Don Julio hindi siya Spicy sponsor, Challenge. Yeah. Hindi siya sponsored. Don Julio, big enemy. Hindi siya sponsored. Nakakailan na po kami. Ang pangalan segment ay Hot Questions. So, humingi ako ng tanong. Hindi pa matapos yung mga tanong? Hindi pa. Yung galing pa sa mga, ano, kay Labueno. Kayo ha? Yan pala yun sa GSIM nyo, ha? Yan pala yun. Okay. Kaya pala yun, narimove mo agad ako, ha? So, nagtanong ako ng mga questions sa mga my friends. Sa mga friends namin. And, namili ako ng mga para tanong na, mga magaganda-gandang tanong para kay Kenneth. So, tanda mo, Kenneth, hindi ako ang nag... Meh. Friendship over na tayo. Nag-isip neto, ha? So, syempre, bago sumagot si Kenneth, kakain muna siya ni... Don Julio. Baka yun muna. Lahat yan? Hindi. Pa-follow ko lahat yun. Yung COVID, ang dami. Ano? Yung COVID, kunti lang. Don Julio, baka naman sponsor ko yung COVID. Kuya Kobe, baka naman yung magkasaan mo rano sa video. Napakadami, Kuya Kobe. Napakadami, oh. Tingnan nyo. Kapalitan natin sa... Yeah, sarap. This is for ang idol ng Kalamba. Kalamba. Teka lang. Before you take, okay, pe-prepare ko muna yung questions natin para... Game! Let's do this! Spicy challenge for Kenneth Kalamba. Ba? Kaya mo yan! Game! So, ang first question is galing kay Emil. Galing kay Emil Molinyawe. Kenneth, despite your achievements on playing volleyball sa Stakaa at UAP, ano pa ang gusto mo makamit playing your volleyball career? Good lang. Ano pa ang bukod at nakamit mo na ang Stakaa, ang ASEAN, ang UAP, ano pa ang gusto mong makamit in your volleyball career? Siguro ano, makapaglaro ako sa Philippine team and commercial league. Kahit bangko. Commercial league baka naman. BNS. So next is from Arnie Nebres. If you could be someone, any other person for one day, who would you choose and why? I will choose my mom. Gusto ko maging katulad niya ako. Super strong, independent woman. Gusto ko maging si mami kasi gusto ko matutunan kung paano maging mag-alaga ng mga anak. Gusto ko din ma-experience maging ina kasi parang ang sarap sa feeling na maging ina ka sa mga anak mo, lalo na may mga achievements, di ba? Sabi nga nila, kamukha ko nga daw si mami. So, yun. Si mami talaga ang pinakagusto. So, ang last question is galing kay Kenneth Flores and gusto ko rin itanong to kay Kenneth, matagal na. Why did you choose UE over LaSalle? Actually, parang sa hindi po nakakalam, LaSalle tough po dapat ako. Men's LaSalle tough. Nagkaroon ako ng problem. Parang financial din ang nangyari sa akin. Kaya ako pinili ang UE kasi nagkaroon ako ng parang jowa, hindi na actually jowa, parang kalandian na doon nasira, ito to be honest ko, nasira ang career ko. Pinili ko siya over my dream, which is LaSalle. Dumating sa point na nag-aaway kami ni Ma'am,
na hindi ko siya pinapakinggan yung mother ko, nawala din ako sa aking, parang nabaliw ako. Yun, the third is nabaliw ako. Secondly, dumating din sa point na alam na sa alam ng family ko, alam din sa bahay, na nagte-training ako. Which is hindi. Hindi ako nagte-training. Kung saan-saan ako pumupunta. And lastly, nung pabalik na ako ng saan, hindi na ako tinanggap ng saan. Dami, ano, dami ko do reasons, pero to be honest, na baliw talaga ako sa isang lalaki, which is my fault. So, itong UE, stop ako ng 1 year, and dumating sa point na nag-chat ako sa friend ko, na which is nagiging kalaban ko na din siya dun sa league namin, sa Brem. Siya yung tumulong sa akin para makapasok sa UE. Chinat ko siya, sabi ko, see, may try out pa ba sa ano sa UE? Parang bet ko mag-UE, sabi ko. Nag-reply siya agad, di punta ka daw bukas sa training, gusto ka daw makita ni coach. Line up na dapat ako ng UAP, season 81. Kaso, parang nagkaroon ng problem sa papers ko doon sa Lasal. Dumating din na naman sa point na natatanggal ako sa UE. Nabaliw na naman ako, which is the same person. Putang person na yun, ha? Yun. So ako, ay, mali na ko. Nagbigay si guard ng sign. So ako, yun yung ginawa ko motivation na mag-focus ako sa sinabi ni ma'am. Tapos yun, naging okay na ako sa UE until now, nag-UE ako. Yun, napaka-thankful ako dun sa mga tumulong sa akin. And yun ako pinabayan na rin na kay God. It's a family na always support you. So guys, yun na nga ang ating kwentuhang volleyball. Medyo napapersonal na rin, pero kwentuhang volleyball nonetheless kasama ang rookie ng UE, si Kenneth Colabat. And kung nakaabot kayo dito, nag-enjoy kayo. You can subscribe to the channel for more videos like this and like the video para ma-recommend din sa ibang tao and para makita nyo rin ang susunod na video ko, which is makikipaglaro naman ako ng volleyball kay Kenneth, tapos siguro i-upload ko siya siguro next week. So kung gusto nyo makita kung gaano kahalimaw si si Kenneth, stay tuned sa channel ko and I will see you guys next time. Welcome crab! Kamali ka! Tuyok siya ako. Hindi! Hindi ako natinagod. Hindi lang ha.